anghel. Anong sabi ng kasabihan ng Quran? Sabi ng Allah, innaladhina kalu rabbunallah. Katunayan yung mga mananampalataya na sinasabi na ang aming Rab, ang tagapaglikha namin ng Allah, na aming sinasamba. Sumastakamo, pagkatapos nilang sinabi kami na niniwala, sila nagpakatuwid. Tatanazzalu alayhimul malaika. Bumababa sa kanila ang mga anghel. Sa oras ng kamatayan, ang mga anghel ay bumababa para sa kanila. Anong sinasabi ng mga anghel? Allah takhafu, huwag kayong matakot. Wala tahzanu, huwag kayong malungkot. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. At magandang balita sa inyo ng paraiso na kung saan ipinangako ng Allah sa inyo. Sa hadis nga nabanggit na si Malak al-Maut, doon sa kanan na pakpak niya, nandun yung kumbaga kumpletong papapakita doon sa paraiso ng tao. Kumpleto. Kaya yun yung magbabawas doon sa sakit kasi pinapakita sa kanya yung kanyang patutunguhan. Eh yung kafir, ipapakita sa kanya yung impyernong patutunguhan niya. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya. Kami ang inyong mga sinasandala at nagmamahal sa inyo sa buhay sa daigdig, sabi ng mga anghel. Wa fil akhirah, at ganun din sa kabilang buhay. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, at sa kabilang buhay nandun ang lahat ng gusto nyo. Walakum fiha ma tad'un, at lahat ng sinasabi sa inyo na makakamtan nyo ay nandun doon, nakaabang sa inyo. Ito yung nabanggit sa Surat Fussilat, ayat 30 hanggang 31. Okay, mga kapatid, dahil sa ganung kahalaga, mahalagang bagay, ano naman ang mga mahalagang bagay na ginagawa ng mga anghel para sa mga mananampalataya? Actually, ito ang napakahalaga, mga kapatid, yung isa-isay natin, napakarami. Napakarami. Na pinapakita lamang nila yung kanilang pagmamahal sa atin na yun ang assignment nila. Napakahalagang assignment nila. Isa sa napakahalaga, mahalin tayo. At lalo-lalo na yung mga mananampalataya. Okay, pinakauna doon ang kanilang pagmamahal, mga kapatid. Katulong sinasabi natin, pagmamahal ng mga anghel sa atin. Ayon sa hadis ni Bukhari at saka si Muslim, na isinalaysay ni Abu Hurairah radiyallahu an, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam makal, mula sa propeta kanyang sinabi, Ida ahabballahu abdan, ha? Kapag minahal na ng Allah ang kanyang alipin. Actually, mga kapatid, palagi natin sinasabi kapag itong pinag-uusapan, ibig sabihin, kapag dumating na ang isang tao sa pagmamahal ng Allah, sabihin, kumbaga nakarating na siya. Kumbaga yun ang pinaka-mataas na antas, yung pagmamahal na. Kapag dumating ka na doon, kapag minahal na ng Allah ang kanyang alipin, nada Jibril. Tatawagin ng Allah si Jibril alayhis salam. Ano sabi ng Allah? Sabi na, inna Allah ayuhibbu fulanan fa'ahbib. Sabi ng Allah, si ganito't ganon, mahal na ng Allah, kaya mahalin mo rin. Ha? Utusan ng Allah si Jibril na mahalin na yung tao na minahal ng Allah. Fayuhibbuhu Jibril, mamahalin siya ni Jibril. Fayunali Jibrilu fi ahli sama. Ha? Manalawagan si Jibril sa lahat ng mga nasa kalangitan. Makakarinig sa kanya. Ano sabi ni Jibril? Sabi na, inna Allah yuhibbu fulanan fa'ahibbu. Sabi ni Jibril, katunayan ng Allah ay mahal na niya, minamahal na niya si ganito at ganun, kaya mahalin niyo. Utusan ni Jibril ang mga anghel. Fayuhibbuhu ahlus sama. Mamahalin na siya ng lahat ng nasa kalangitan. Allah. Yun yung pinakamitihin natin, mga kapatid. Kapag mahal ka lang ng Allah, mahalin ka na lahat ng mga anghel sa kalangitan. Sumayuda ulahul kabulu fil ard. Pagkatapos nun, ipagkakalob na sa kanya ang pagtanggap. Sabihin, tatanggapin na siya ng nasa lupa. Sabihin, hindi na bali yung mga walang parampalatay, hindi tumatanggap. Lahat ng nasa lupa ay tatanggap na sa kanya, maliban siyempre dun sa mga hindi naniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya maging katanggap-tanggap na siya. Kumbaga para ba siya, lahat ng kilos niya nandun na palagi ang gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala, dahil mahal na siya ng Allah. Okay. Isa yun sa napakahalaga na gawain nila na mahalin tayo. Ibig sabihin, katulad ng sinasabi natin, mga kapatid, na isa yun sa parabagang ipinapakita ng Allah, ang karugtong ng kanyang pagmamahal sa atin ay nasa kanyang mga nilikhang mga anghel, na para mas lalong lubos-lubos nating mararanasan ang pagmamahal ng Allah dahil mamahalin tayo ng kanyang mga nilikha. Okay, isa rin sa tungkulin nila, pagtutuwid. So, kapag ikaw ay nalihis ng konti, itutuwid ka nila.
Ayon sa Sahih Bukhari, ang hadis ay isinalaysay ni Hassan ibn Thabit. Sabi ni Hassan, ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daa lahu, sabihin si Hassan ibn Thabit, actually si Hassan ibn Thabit, siya sa mga sahaba na kung saan magaling ang kanyang, kumbaga isang magaling man, sa tula. Ah, magaling na ano, taga-gawa ng tula, taga-sulat o taga-salita ng tula. Kaya marami siyang nasabi bilang papuri kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ayyidhu bi ruhil qudus. O Allah, gabayan mo siya, palakasin mo siya sa pamagitan ni Jibril alayhis salam. Di ba nabanggit natin kanina na ibig sabihin, kapag mahal na ng Allah ang isang tao ay sasabihin ng si Jibril, utusan ng si Jibril, at ang tungkulin naman ni Jibril, utusan niyang lahat ng manghel sa kalangitan. Kaya ibig sabihin nun, isa yun sa tungkulin nila na kumbaga para bang inaalagaan tayo na para hindi tayo malihis, ay nandun na sila para taga-alaga sa atin. Kapag tayo malihis, itunutuyin din na tayo. Kaya yun ang dulo ng hadis na sinabi ng propeta, sumayuda ulahul kabulu fil ard, fi ahlil ard. Ibig sabihin, kumbaga maging katanggap na siya dito sa ibabo ng lupa, ibig sabihin, yun yung pagtutuyin sa kanyang gawain. Okay. Isa rin sa napakahalagang meron sila, mga kapatid, yung kanilang pagpapanalangin sa atin. Bukod dun sa kanilang pagmamahal, yung panalangin nila sa atin. Ano ang sabi ng una-una, sinabi ng Allah sa kanyang sa banal na Quran, sinabi ng Allah na ang mga anghel ay nagsasala, ang sala kasi tinutukoy dito yung panalangin. Sa kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ganoon din sa atin. Una-una, yung sa ayah sa Suratul Ahzab, sabi ng Allah, inna Allahu wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ha? Katulayan ng Allah at ang kanyang mga anghel ay nagsasagawa ng sala sa kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang sala dito sa propeta sallallahu ay papuri at awa na galing sa Allah. Papuri ng Allah at awa na galing sa Allah para kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula kay anghel, sa mga anghel, ito ay panalangin. Panalangin ng kabutihan sa tao o sa propeta. Yun yung patungkol kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. At ganoon din sa mga manampalataya. Anong sabi ng Allah? Sabi ng Allah, huwa alladhi yusalli alaykum wa malaikata. Sabi ng Allah, ang pumupuri sa inyo at ang mga anghel naman ay nanalangin para sa inyo. Liukhrijakum minadh dhulumat, upang kayo ay alisin mula sa kadiliman ilan nur, tungo sa liwanag. Wa kana bil mu'minina rahima, at ang Allah siyang higit na mapagmahal sa mga mananampalataya. Kaya katulad ng paliwanag natin, mga kapatid, kapag ang sala ay galing sa Allah para sa kanyang alipin, ito ay papuri at awa o pagmamahal. Kung manggagaling sa mga anghel, ito ay panalangin na bilang sabihin, para kawa ng Allah ang tao. Yun yung kung manggagaling sa mga anghel. Okay. Sino-sino yung mga tao na kung saan palaging ipinapanalangin ng mga anghel? Anong klase ng mga tao? Anong klase ng gawain? Anong katangian ng mga tao na nasa kanila ang panalangin palagi ng mga anghel? Unang-una dito ay yung nagbibigay ng, ibig sabihin nagtutuwid sa kapwa ng tao. Ibig sabihin nagbibigay ng turo. Hindi namang nangahulugan na kailangan magaling ka, marunong ka para ituwid mo ang pagkakamali ng tao, magbigay ka ng anumang turo na alam mo. Ang tawag doon, yung tinatawag na mu'allimun nasal khair, yung nagtuturo ng kabutihan. Ayon sa hadis ni Tirmidhi, ang hadis ay isinalaysay ni Abu Umama radiyallahu an. Sabi niya, ang Rasul sa salam makal, ang sugo ng Allah ay nagsabi, inna Allahu wa malaikatahu ahlus samawat wal ard. Tingnan niyo ha. Katunayan ng Allah at ang kanyang mga anghel, wa ahlus samawat at lahat ng mga nasa kalangitan, wal ard at